Tawag sa pagsamba. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, maalab na adikai, sumusunod sa kanyang utos. Tayo pong lahat, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Atin pong awitin ang awit ng pagpupuri, Let All the World. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Ama sa Langit, kami po ay nagpapasalamat sa tinatamasa naming kalusugan. Salamat na kami ay malayang makasamba sa inyo. Makinig ng inyong salita, umawit sa inyo, humingi mula sa inyo. Salamat po aming Diyos, pagkat kayo ang aming lakas, kayo ang aming buhay. Mangusap kayo sa amin. Turuan po ninyo kami. Ipakita ninyo sa amin ang aming mga dapat na makita. At nawa, Panginoon, madagdagan ang aming karunungan
at magamit po namin upang higit kaming maging malapit at kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin po ninyo kami, o aming Diyos. Payapain po ninyo ang aming mga loob at buong puso nawa naming tanggapin ang inyong pagtuturo at pagtutuwid. Bless us, O God. Speak to us, O Father. Speak to your people. Lead us into greater godliness. In the name of your Son, Jesus Christ, we reject, rebuke any presence of evil, and let your light shine upon us. In the name of Jesus, our Savior, we pray. Amen. Sagutang pagbasa. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos. Inyong iparinig papuring malugod. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang dumalisay. At tulad ng pilak, kami idinarang. Sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, purihin ng Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daig ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa aki'y walang katapusan. Lahat. Kahit po tayo ay nakadaras ng pandemya sa buong mundo, ay patuloy lang po tayong maumawit at magpuri sa ating Panginoon. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise.
verses 29 and 30. But I am poor and sorrowful, let thy salvation, O God, set me upon high. I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Patuloy po tayong umawit. Basa sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 17, versiklo 22 hanggang 31. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin ko
na kayo'y lubos na napakariyos sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ko ang isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na iyong sinasamba kahit na hindi nyo nakikita ang siyang kong pahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat na narito ay ang Panginoon ng langit at Diyos at hindi nanirahan sa mga templo ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang ibibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatawa. Mula sa isang tao, inilikha niya ang lahat ng lahi ng buong mundo. Itinakda niya sa simulang simula ang kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya yun upang hanapin nila ang Diyos. Makasakalin sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talaga malayo sa bawat sa atin, sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad na sinabi ng sa inyo ng mga makata, tayo ngayon mga anak niya. Sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan sa ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon na pinalampas ng Diyos, hindi pagkakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang mga masamang pamumuhay sapagkat tinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niya yung binuhay ang taong iyon. Salamat sa Diyos. Para sa ikalawang pagbasa ng Ebanghelyo, ito po ay matatagpuan sa Aklat ni Juan, Kapitulo 14, mga talatang 15 hanggang 21. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, at kayo naman ay nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko, at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Amen. Even when I have no soul, I'll praise.
Atin pong ihanda ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng butil ng buhay na magmumula sa ating pastor, Ralph Cruz. Pag-ibig ko sa iyo'y totoo, hindi walang halong biro, kaya't sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kung ito nasa DSTN Company. Sabi naman ni Basil Valdez, anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito. Nag-iisa lang sa mundo. Mga OPM hits, mga kapatid, na kung saan nais ng umawit na maniwala
yung kanilang minamahal na totoo at wagas ang kanilang pag-ibig. Sa mga talata na ating binasa, kapansin-pansin ang sinabi ng Panginoon sa talata 15. Kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Napakasimple upang mapatunayan natin na mahal natin siya. Pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang salita. Naniniwala ako na kapag binanggit natin ang salitang pagsunod o obedience, pumapasok sa atin ang 1 Samuel 15:22. Sinasabing obedience is better than sacrifice. Sa umagang ito, mga kapatid, ito yung nais kong maging malinaw sa ating lahat. Makita natin kung gaano kahalaga yung pagsunod sa Diyos. At tatlong bagay ang nais kong bigyang pansin. Una, sa ating pagsunod, nahayag ang pag-ibig natin sa Diyos. Sabi nga, kung iniibig mo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Alam kong mahal natin ang Diyos. Ang Diyos na unang nagmahal sa atin. Kaya meron tayong kakayanan na magmahal. Tinuruan tayo ng Diyos dahil nadama nating mamahalin niya. Kaya, kaya nating magmahal. Mahal natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. At sa pagmamahal natin ito, mga kapatid, mas lalong nagiging masarap yung ating nadarama sa ating mga buhay. Sabi nga ni Ray Valera, kay sarap ng may minamahal, ang daigdig ay may kulay at buhay, at kahit na may pagkukulang pa, isang halik mo lang limot ko na. Yan yung katotohanan. Kapag tayo nagpapadama ng ating pag-ibig, na magagalak tayo. Pag inisip natin kung paano natin ipadarama yung ating pagmamahal sa tao, lalong higit sa Diyos. Di ba? Dapat nadarama natin ang pananabik, ang kaganakan sa ating mga puso. Lalo na kung madarama natin na naniniwala siya, mahal natin siya. Sabi sa Emphasis Magazine, following the commandments out of love and devotion is one thing. Doing so out of duty is another. Naalala ko si Franz Haydn. Minsan may dumalaw sa kanyang kaibigan. Nakita nung kaibigan niya na nakalagay sa isang box, napakaraming sulat. Pero yung sulat hindi nabuksan. Silyado pa, mga kapatid. So sabi nung kaibigan niya, kanino ang mga sulat na to? Napakadami. Sabi ni Haydn, mga sulat na yan ay sa akin, galing sa misis ko. Kasi meron kaming covenant na every month, magbibigay kami ng love letter sa isa't isa. Sabi ni Haydn, hindi ko na binasa kasi alam ko namang hindi niya rin binabasa yung mga sulat. Tandaan natin, mga kapatid, na kaya tayo sumusunod hindi bilang pagganap ng isang tungkulin, kundi bilang pagmamahal sa ating Diyos na unang nagmahal sa bawat isa. Kaya ang gusto natin, yung best natin, yung mahayag sa bawat pagsunod natin upang tunay na madama ng Diyos na mahal natin siya. Galawa, hindi lamang ihayag ang pag-ibig mo sa Diyos, kundi ang pagkakilala mo sa Diyos. Para hindi tayo matulad sa mga taga-Atinas. Ang sabi ron,
Sa Acts 17, sila'y sumasamba sa Diyos na di nila nakikilala. Ano ba yung kahalagahan na ang sinasamba mo ay kilala mo? Mga kapatid, kasi ang gusto naman natin, yung ginagawa natin sa ating pagsamba ay nagdudulot ng kapurihan, kagalakan, at katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya dapat kilala natin yung Diyos, anong gusto niya, anong ibig niya, at iyon ang ginagawa natin. Sabi sa 1 John 2:3-4, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Sa paghahayag natin, mga kapatid, na tayo ay Kristiyano, na tayo ay sa Panginoon, na tayo ay mga mananampalataya, sikapin natin na laging makita ang pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Na ang paghahayag natin na tayo ay Kanya ay napatutunayan sa ating pagsunod o pamumuhay. Upang nang sa ganun, mga kapatid, magdulot ng kasiyahan sa Diyos at masabi na tunay na tayo sa Panginoon. Nakikilala natin ang Diyos na sinasamba natin at pinagbibigyan. At yung pangatlo, mga kapatid, hindi lamang mahayag ang pag-ibig natin sa Diyos, hindi lamang mahayag ang pagkakilala natin sa Diyos, kundi ang mahayag na tayo ay kaisa ng Diyos. Ang ating pakikiisa sa Diyos. We love God, we know God, and we are in union with God. Kung tayo ay sumusunod sa Kanyang mga salita at kalooban. Sabi yan sa 1 John 2:5. But if we obey His word, we are the ones whose love for God has really been made perfect. This is how we can be sure that we are in union with God. Diba, napakasarap nung alam mong kaisa mo ang Diyos. Nadarama mo yung presence niya, yung protection niya, yung love niya, at yung Kanyang pagpapala, mga kapatid. Sabi nga, a life of obedience may not be easy, but it will be blessed. Talaga namang punong-puno ng pagpapala. Madama mo ang kapayapaan mula sa Diyos sa gitna ng COVID-19. Mga kapatid, nagahari sa iyo ang Kanyang kapayapaan. Napakasarap. Alam mo na hindi ka pababayaan. Alam mo na kasama mo ang Diyos sa lahat ng sandali. Ine-empower ka niya. Pinupuspos ka niya ng kagalakan sa gitna karamdaman, ng kakulangan, pero alam mo na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kasama mo ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Sabi nga sa Exodus 19:5, now, if you will obey me and keep my covenant, you will be my own people. The whole earth is mine, but you will be my chosen people. Diba? Oo, ang lahat ay sa Diyos, pero ang bawat sumusunod at nag-iingat, nagiging tapat sa kasunduan, sa salita ng Diyos. Mga kapatid, nagiging tapat tayo sa kalooban ng Diyos. Tayo ay hinihirang niya at inilalagay sa mas mataas at mas magandang antas ng kalagayan ng buhay. Di ba? Dito natin mararamdaman na talagang ang magtiwala, ang sumunod sa Panginoon ay hindi kalugihan. Sabi ni John Maxwell, true success is obeying God. Nawa ito yung lagi nating maranasan at maramdaman sa bawat sandali ng ating mga buhay upang patuloy tayo sumunod sa mabuti, sa mabuti
at banal na kalooban ng Diyos. Sa pangalan ni Yeso Kristo ng ating Panginoon. Amen. Awit ng pagtatalaga at pasasalamat. O Jesus, I have promised. Manalangin. O Diyos, salamat po sa umaga nito. Muli kaming nagpupuri, papasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay. Piling po namin na patuloy niyo kaming turuan, sumunod sa iyong mga salita, sa iyong kalooban, sa bawat araw ng aming mga buhay, at patuloy po namin maranasan ang iyong kaluburan. Ipuin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. Patuloy naming madamang kagalakan sa pagsunod at pagbili. Salamat, Panginoon. Dalangin din po namin na patuloy na kilusan niyo ang kalagayan ng aming mga buhay. Ang pagharap namin, Panginoon, sa pandemic na COVID-19, Ikaw ang Diyos ang patuloy na magbigay ng kagalingan. Nananalig kami, Panginoon, na patuloy mo kaming tutulungan. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hipuin niyo po ang lahat ng infected, Panginoon.
Salamat. Pagalingin mo. Dalangin din namin, Panginoon, ang iba pang mga siyempre, ano man ang kanilang mga karamdaman ay inyo itong pagalingin. Sa pangalan ni Jesus, mga kapatid namin, Panginoon, na may mga dinaramdam sa kanilang lupang katawan, tulungan mo. Bigyan mo sila ng kaginhawahan. Bigyan mo sila ng pinibagong lakas at kalusugan. Salamat, Panginoon. Pagpalain nyo rin dakilang Diyos ang aming mga frontliners. Tulungan mo ang kanilang mga buhay. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, madama nila ang kapayapaan mula sa iyo. Ang katiyakan, ang iyong pag-iingat, pag-iligtas. Salamat, Panginoon. At patuloy mong gantihan ang kanilang mga paglilingkod. Salamat, Panginoon. Umaasa po kami at patuloy mo kaming bibigyan ng panibagong pagkakataon na mamuhay ng may kalayaan. Walang takot, walang pinangangambahan. Nanumang virus, Panginoon. Na kung saan ikaw ang sentro ng aming mga puso't isipan. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang aming mga kabuhayan, pagpalain niyo, Panginoon, ang ekonomiya ng bawat bansa. Muli niyong ibangon at itatag, Panginoon. Tulungan mo ang aming mga leaders. Bigyan mo sila ng karunungan at takot sa iyo. Ikaw ang magturo sa bawat sasabi upang tabuhin namin ang talimpan. Pagpalain niyo rin, O Diyos, sa umagang ito, inaalaala namin ang mga may kaarawan. Gayun din ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Tulungan mo po sila. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ipagkaloob mo nawa sa kanilang may kabubuti. Patuloy na paglago ng kanilang pag-ibig at pananalig sa iyo, Panginoon, ng aming dalangin. Salamat. At pakapagpalain niyo ang aming mga buhay, gawin niyo kaming handa sa bawat araw na ipaglingkod sa iyo ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Sa diwang ito, itinataas ka namin. Pinasasalamatan ka namin at dinadakila sapagkat naangkin namin ang patuloy mong paghahari at pagkapala sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ibinabalik namin sa iyong lahat ng kapurihan. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At ngayon, sa ating paghayo, tanggapin natin ang walang hanggang pagpapala buhat sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mabuhay tayong puspos ng pag-ibig, ng kagalakan, at kahandaan na sundin ang matuwid at mabuting kalooban ng Diyos. Mula ngayon at magpakailanman. Amen.